Pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Ang daan patungong Emmaus na nilakbay ng dalawang alagad ay siya ring daang nilalakbay ng mga taong nawasak ang mga pangarap at nanawalan na ng pag-asa sa buhay. Patulad ng mga alagad sa Eucharistiyang ating pinagdiriwang mabuksan, nawa ang ating paningin at makilala ng lubusan si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Mga kapatid, aminin natin na ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat na gumanap sa banal na pagdiriwang. Panginoong Jesus, kaloob mo sa aming bagong buhay. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo Jesus, pinatawad mo ang aming pagkakasala. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Jesus, binusog mo kami sa pagkakataon ng iyong katawan at dugo. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng magkapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan. Patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kaitaasan.
Ama naming magapangyarihan, lagi nawang magalak ang iyong sambayanan sa pagkaroon ng bagong kalooban upang sa kadakilaang dulot ng pag-anib sa iyong angkan ang araw ng pagkabuhay ay maging pag-asa sa pagdiriwang sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa Gawa ng mga Apostol. Noong araw ng Pentecostes, tumayo si Pedro at ang 11 apostol at nagsalita siya ng malakas. Mga kababayan at mga naninirahan sa Jerusalem, pakinggan ninyong mabuti ang aking sasabihin. Mga Israelita, pakinggan ninyo ito. Si Jesus na taga Nazaret ay sinugo ng Diyos. Pinatunayan ito ng mga himala, mga kababalaghan at mga tandang ginawa ng Diyos sa pamamagitan niya. Alamin niyo ito sapagkat lahat ay naganap sa gitna ninyo. Ngunit ang taong ito na ibinigay sa inyo ayon sa pasya at pagkaalam ng Diyos sa mulat-mula pa ay pinako ninyo at ipinapatay sa mga makasalanan. Subalit siya ay muling binuhay ng Diyos at pinalaya sa kapangyarihan ng kamatayan. Hindi ito maaaring mamayani sa kanya gaya ng sinabi ni David. Nakita ko na lagi nasa tabi ko ang Panginoon. Siya ay kasama ko kaya't hindi ako matitigati. Dahil dito, nagalak ang puso ko at umabit sa tuwa ang aking dila. At ang katawang ko ay nahihimlay na may pag-asa sapagkat ang kaluluwa ko'y di mo pababayaan sa daigdig ng mga patay. At hindi mo itutulot na mabulok ang iyong banal. Itinuro mo sa akin ang mga landasing patungo sa buhay. Dahil sa puso, dahil sa ikaw, ang kasama ko, ako'y mapupuspos ng kagalakan. Mga kapatid, masasabi ko sa inyo ng tiyakan na ang patirakan si David ay namatay at inilibing. Naririto ang kanyang libingan hanggang ngayon. Siya ay propeta at nalalaman niya ang pangako sa kanya ng Diyos. Na magiging haring tulad niya ang isa sa kanyang mga inapo. Ang muling pagkabuhay ng Mesiyas ang nakita at hinulaan ni David ng kanyang sabihin. Hindi siya pinabayaan sa daigdig ng mga patay at hindi itinulot na bumulok ang kanyang katawan. Itong si Jesus ay muling binuhay ng Diyos at saksi kaming lahat sa bagay na ito. Nang itaas siya sa kanan ng Diyos, tinanggap niya sa kanyang Ama ang ipinangakong Espiritu Santo at ito'y kanyang ipinagkaloob sa amin. Tulad ng inyong nakikita at naririnig ngayon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
ingatan ng iyong lingkod. Ang hangad ko ay maligtas, kaya sa iyo dumudulo. Ikaw kabutihan tinanggap ko ay ikaw ang nagkaloob. Ikaw lamang, Panginoon, ang lahat sa aking buhay. Ako'y iyong tinutukoy sa lahat kong kailangan. Pinupuri ko ang buong na sa akin ay patnubay. Kahit gabi diwa niya ang sa akin umaakay. Nababatid ko na siya'y kasama ko oras-oras. Sa piling niya kailan may hindi ako matitila. Kaya ako'y nadiriwang, ang diwa ko'y nagagalang. Ang lagi kong nadaramay, hindi ako matitina. Pagkat di mo tutulutan, ang mahal mo ay malaga. Sa balon ng mga patay, upang doon ay tuturo mo ang landas na buhay ang hahantungan. Sa piling mo'y madarama ang lubos na kagalakan. Ang tulong mo'y nagdudulo ng ligaya walang hanggan. Ito pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pedro. Mga pinakamamahal ko, walang itinatangi ang Diyos. Pinahahalagahan niya ang bawat isa ayon sa mga ginawa nito. At yamang tinatawag ninyo siyang Ama, igalang ninyo siya habang kayo'y nabubuhay. Alam ninyo kung ano ang itinubos sa inyo sa walang kabuluhang pamumuhay na inyong minana sa inyong mga magulang. Ang itinubos sa inyo ay di bagay na nasisira o nauubos, pares ng ginto o pilak, kundi ang buhay ni Kristong inyain sa krus. Siya ang korderong walang batik at kapintasan. Itinalagaan na siya ng Diyos sa gawain ito bago panilikha ang daigdig. At alang-alang sa inyo, ipinahayag niya siya bago sumapit ang katapusan ng mga panahon. Dahil sa kanya, nanalig kayo sa Diyos na sa kanya'y muling bumuhay at nagparangal. Ano pa't ang inyong pananampalataya at pag-asa ay nasa Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tumayo na po ang lahat.
aming hiling kasulatay liwanagin, kami ngayoy pag-alabi. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Nang linggo din ngayon ang dalawa sa mga alagad ay patungo sa isang nayong tinatawag na Emmaus, may 11 kilometro ang layo sa Jerusalem. Pinag-uusapan nila ang mga pangyayari, samantalang nag-uusap sila ay nagtatanungan. Lumapit si Jesus at nakisabay sa kanila. Siya'y nakita nila, ngunit hindi nakilala agad. Tinanong sila ni Jesus, ano ba ang pinag-uusapan ninyo? At tumigil silang nalulumbay. Sinabi ng isa na ang alay Cleopas, kayo lamang po yata ang dayuhan sa Jerusalem, ang hindi nakakalam sa mga bagay na katatapos pa lamang nang nangyari doon. Anong mga bagay? Tanong niya. At sumagot sila, tungkol kay Jesus na taga Nazareth, isang propetang makapangyarihan sa gawa at salita, maging sa harapan ng Diyos at ng mga tao. Isinakdal siya ng aming mga punong saserdote at mga pinuno upang matulang mamatay. At siya ay ipinako sa krus. Siya pa naman ang inaasahan naming magpapalaya sa Israel. Hindi lamang yan. Ikatlong araw na ngayon mula na mangyari ito, nabigla kami sa ibinalita ng ilan sa mga babaeng kasamahan namin. Maagang-maaga raw silang nagpunta sa libingan at di nila natagpuan ang kanyang bangkay. Nagbalik sila at ang sabi, nakakita raw sila ng isang pangitain, mga anghel, na nagsasabing buhay si Jesus. Pumunta rin sa libingan ang ilan sa mga kasama namin. At gayon nga natagpuan nila, ngunit hindi nila nakita sa Jesus. Sinabi sa kanila ni Jesus, kaya hangal ninyo, ano din din ninyo mapaniwalaan ang lahat ng sinabi ng mga propeta? Hindi ba ang Mesiyas ay kailangang magbata ng lahat ng ito? Bago niya kamtan ang kanyang marangal na katayuan at ipinaliwanag sa kanila ni Jesus ng lahat ng nasasaad sa kasulatan tungkol sa kanyang sarili, simula sa mga aklat ni Moses hanggang sa sinulat ng mga propeta. Malapit na sila sa nayong kanilang patutunguhan at si Jesus ay waring magpapatuloy pa ng lakad. Ngunit siya ay pinaka-pigil-pigil nila. Tumuloy na po kayo rito sa amin na nila, sabagat palubog na ang araw at dumidilim na. Kaya sumama nga siya sa kanila. Nang siya kasalo nila sa hapag, lumampol siya ng tinapay at nagpasalamat sa Diyos sa pinaghati-hati at ibinigay sa kanila. Nabuksan ang kanilang paningin at nakilala nila sa Jesus, subalit ay biglang nawala at nawika nila. Kaya pala gayon ang pakiramdam natin habang tayo kinakausap sa daan at pinapaliwanag sa atin ang mga kasulatan. Noon din tumindig sila at nagbalik sa Jerusalem. Naramdam nilang nagkakatipo ng 11 at ang ibang mga kasama nila na nag-uusap, muli ngang nabuhay ang Panginoon, napakita kay Simon. At isinilaysay naman ng dalawa ang nangyari sa daan at kung paano nila siyang nakilala nang pagkatihatiin niya ang tinapay.
ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Si Kristo'y muling nabuhay. Aleluya, aleluya. Si Kristo'y muling nabuhay. Aleluya, aleluya. Salamat sa Diyos. Aleluya, aleluya. Salamat sa Diyos. Aleluya, aleluya. Isang bahagi yun na kung saan ay tayo ngayon ay nasa ikatlong linggo na ng muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo. Napakabilis ng panahon, lalong-lalo ngayong ipinagdiriwang natin ang kaluwalhatian ng Diyos, ang Kanyang muling pagkabuhay at ang pagpapatuloy niyang pagpapakita sa Kanyang mga alagad. Ngayon, sa Ebanghelyo ay nakita po natin sa Kanyang dalawang disipulo. Sino po sa inyo ang tapusan ng pre-seminar? Sino po sa inyo ang nakapagtapos ng pre-seminar? Meron pa sa itas ng aong kamay, yung mga nakapag-pre-seminar. Yung po mga nakapag-pre-seminar. Yan po ay unang talk ng tatlong araw na seminar. Yung Paris Renewal Experience Seminar. Yun yung unang panayam ang daan patungo Emmaus. At bahagi yun na pinaalala sa atin ngayon na alin, tulad ng pangyayan na binigay po sa daan patungong Emmaus ay yung pahayag na dalawang disipulo. Ito po yung dalawang disipulo na kasama doon sa tinatawag po nating 72 disciples. Hindi po ito doon sa 12 alagad na kung tawagin natin. No? Wala pa po sa maliban sa 12 ay kumuha pa si Jesus ng 72 disipulo. No? At itong dalawang ito ay kasama doon sa 72 disipulo. Yung isa ay pangalan na Cleopas. Yung isa ay walang pangalan. Na sa kanilang paglalakbay, pauwi na sa Emmaus, ay sila'y pauwi na sapagkat si Kristo ay namatay. Bagamat kanilang narinig na si Jesus ay muling nabuhay, yung ebanghelyo natin nung unang linggo ng muling pagkabuhay ay ano yung nakita ko? Ngunit, anong sinabi nila? Hindi nila nakita si Jesus. So, at yung kanilang pinahayag na alin, manahan ka Panginoon sa amin. Tumuloy ka sa amin. Stay with us, Lord. At makita po natin na ang buhay natin ng bilang mga mananampalataya Kristiyanong Katoliko, mga naniniwala na si Kristo'y muling nabuhay, ay ito yung dalawang malagalagang pagkilos na ating pinapakinabangan sa loob ng banal na pagdiriwang ng misa. Yung kung saan nila nakikilala sa Jesus at yung patuloy na hamon na kung saan din natin lalong makikilala sa Jesus sa pamagitan ng kanyang ng salita ng Diyos at sa pamagitan ng paghahati-hati ng tinapay.
Nasabi nga po natin ay higit nating pinapakinabangan sa loob ng ginagawa natin ngayon, sa loob ng pagdiriwang ng banal na misa. So yung una, nag-alab ang kanilang mga puso habang hinakausap sila ni Jesus at ipinapaliwanag sa kanila ang banal na kasulatan mula sa aklat ni Moses at ng mga propeta. Kaya po, napakahalaga po yung mga pagbasa na napakinggan natin. No? Yung unang pagbasa sa aklat ng mga apostoles, ang Salmo Responsorio, ang ikalawang pagbasa mula po sa sulat ni San Pedro, at saka po yung Ebanghelyo natin ngayon sa araw na ito na nagpapaliwanag ng karanasan ng dalawang disipulo ng ating Panginoong Jesucristo sa kanilang pagtatagpo sa Kristong muling nabuhay. Ay napakalaga. Bagamat ito, pwede tayo magbasa sa sarili nating mga kwarto, sa ating mga bahay. Pero mahalaga pa rin po yung kahalagahan ng pagninilay natin. Hindi lang po sa humiliya, pero yun ay naipapaliwanag sa atin ng mas malalim na pagninilay sa banal na pagdiriwang ng misa. Kasama rin po doon yung humiliya. Hindi lang po yung tinatawag po natin yung pag-itipon natin kapag mayroong prayer meeting, no? O simple yung pagbabasa ng banal na kasulatan. Pero iba pa rin yung pagninilay natin ng salita ng Diyos bilang isang komunidad. Bilang isang komunidad. Magkaroon, nagkakaroon tayo ng isang sense of community. Ang pagtugon natin ay isang sambayanan. Kaya ho, kasama na rin ho dito, no? Na naglalagay tayo ng panahon ng katahimikan. Ito sino yung panahon ng katahimikan na nilalaan natin pagkatapos mo ng humiliya, no? Ay mga 10 segundo lang ho yun. Pero bakit ito natin nilalagay? Na dahil sa baka may gusto pang sabihin sa inyo ang Diyos. Maliban doon sa napakinggan natin, maliban pa doon sa unang pagbasa sa aklat ng mga gawa, sa Salmo, sa sulat ni San Pedro, at sa Ebanghelyo natin ngayon mula kay San Lucas, ay maliban pa rin doon sa pagpapaliwanag ng pari, ay may panahon pa rin tayo na magnilay. Kasi nga, baka din may gusto pang mensahe ang Diyos para sa atin. So, napakahalaga po yung sama-samang pagnilay. Alam niyo, tayo mga Katolikong Kristiyano, wala naman tayong pagkakataon na magkaroon ng panahon na mag-aral pa, no, ng salita ng Diyos. Yung nga lamang ang pagdiriwang ng banal na misa, no, ay hindi pa natin kuminsan natutugunan. No? Kaya sana po, no, ay huwag natin kalimutan na magpahalaga tayo sa salita ng Diyos. Lalong-lalo na pag-araw ng Linggo, makasimba tayo at makita natin na ano ba yung mensahe ng Diyos sa atin para sa araw na ito. Ano yung iuwi natin salita ng Diyos? Katulad ng pagbibigay ng pagpapaalam sa mga alagad sa kanilang pagtahak sa daan ng Emmaus.
May mga katanungan tayo tungkol sa ating pananampalataya. Napakahalaga po, no? Magsimba tayo pag-araw ng Linggo. Kasi doon tayo binibigyan ng pagkakataon ng makapagninilay. Hindi po yan kung tawagin natin, ano? Kaya yung iba pong mga parokya, mayroong Bible study. No? Pero yun po ay, kung tawagin nga po na, maganda na may dagdag na ganun. But simply, going to Mass on Sunday, magsimba lamang po kayo pag-araw ng Linggo, ay makita po natin na magkakaroon tayo ng dagdag na kaalaman tungkol sa ating pananampalataya. Kasi hindi naman pwede na magkaroon lamang tayo ng isang pag-aaral sa panahon na libre tayo, pwede rin ako, kaya sabi nga natin, yun ay pwede lamang sa ilan. Hindi po yun for public consumption. Ang ating public consumption ay ito, yung pakikinig sa banal na salita ng Diyos sa loob ng pagdiriwang ng banal na misa. Isa po ito. Pero hindi lamang ito. Kasi kung ito lang ang titingnan ninyo, ay ang labas ninyo ay protestante lang kayo. May pangalawa pang bahagi. Ano ito? Yung paghahati-hati ng tinapay. Paghahati-hati ng tinapay. Nakilala nila si Jesus na yun pala yung kanilang kausap. Gawa nung paghahati-hati ng tinapay. Kaya po napakalaga ho sa atin yung banal na pagdiriwang ng misa, yung ikalawang bahagi, no? Yung ang mesa ng paghahati-hati ng tinapay. Ang liturgia ng banal na Eucharistia ay bahagi yun na pinapaalala sa atin. Bakit ito? No? Na napakahalaga pala ang paghahati-hati ng tinapay natin. Ang paghahati-hati ng ating sarili. No? Pero yung banal na pagdiriwang ng misa ay hindi lamang po paghahati-hati ng ating sarili. No? Ano po yung higit na lang makita po natin sa banal na pagdiriwang ng misa? Kaya sabi mo nga ay ang banal na pagdiriwang ng misa ay ipagpasalamat natin. Kasi ito yung panahon na masabi natin na, Panginoon, tumuloy ka sa amin. Tumuloy ka sa amin. Stay with us, Lord. Kaya nga, pinapatuloy natin si Jesus, lalong-lalo na sa pagtanggap natin ng banal na komunyon. Pero yung banal na pagdiriwang ng misa, ano yung unang tinuturo? Higit sa natin alin, ang paghahati-hati ng Diyos ng Kanyang sarili para magkamit tayo ng kaligtasan. Yung paghahati-hati natin ng ating sarili, ay epekto lamang. Epekto lamang ng alin, ng paghahati-hati ng Diyos ng Kanyang sarili. Sa pamagitan ng paghati ni Jesus, ang pag-alay niya sa krus, ang pagbibigay ng Kanyang sarili, ito po yung dakilang kadakilaan kung bakit tayo nagdiriwang ng misa. Kumisan sa mga pagkakataon na tayo ay nahihirapan. Nahihirapan na magpahayag ng ating pag-ibig. Kasi kung talagang iniibig natin ang bawat isa, at iniibig natin ang Diyos, ay handa tayong maghati ng sarili na unang ipinakita ng ating Panginoong Jesucristo. Biro mo yun, ang Diyos na naging tao at nagnanais na makasama ang tao, hindi lamang o
spiritually. No? Hindi lamang spiritually, kasi ang sabi na, ay kasama namin ang Panginoon kasi kami dalawa o tatlo na nagkakatipon-tipon sa kanyang pangalan. Narito siya sa aming gitna. Ay hindi lang ho. Hindi lang po spiritual presence na ibinibigay sa atin ng Diyos. Physical presence. Tayo naniniwala na si Jesus ay nasa gitna natin physically sa anyo ng tinapay at ng alam. Yan yung ating paniniwala. Kaya nga, kung talagang naiintindihan natin yung ating pananampalataya, ay siguro po, ay palagi tayong magsisimba. At makita natin yung pribilehiyo natin. Makita natin na, nagpapasalamat tayo sa magagalit. Narito ngayon sa Jesus. Spiritually and physically. Sa banal na pagdiriwang ng misa. At hindi lang ako siguro every Sunday. Eh yung patuloy ko yung paanyaya na ipinahayag ko, bahagi ko ng mensahe ng Catholic Bishops Conference of the Philippines noong January 1. Anong sabi? No? Bilang pagdiriwang natin ng 100 taon ng kapistahan ng mahal na Birhen ng Fatima na nagsimula noong May 13, 1917, malapit na ho yung May 13, ano? Ay alin, yung paisa ho sa panyaya na ipinahayag ko ng mahal na Birhen ng Fatima sa tatlong bata alin. Go Tomas. E Padre, nagsisimba na kami every Sunday. Yung pong mensahe na mahal na Birhen ng Fatima, 100 taon ang nakalilipas si alin. Go Tomas every day. Araw-araw. Pero sabi natin, hindi po yun obligasyon. Yun ay devotion. Isang panyaya, bakit? Kasi yung pribileyo na makakatagpo natin sa Jesus. Makakasama natin sa Jesus. Kapili natin sa Jesus sa anyo ng tinapay at ng alam. Tanggapin natin sa Jesus sa banal na sakramento sa altar. Kayo patuloy natin paanyaya. Kung wala ang hadlang, tumanggap kayo ng komunyon. Kasi yun ay dakilang pribileyo na ipinapahayag ng ating pumamikapal. Sa loob ng banal na pagdiriwang ng misa. Kaya rin po, ito rin po yung ating paanyaya, no? Sa mga makabatid natin na mga may sakit. Na, kaya nga sinasabi ko na kumari yung mga makabatid natin mga may sakit, huwag kayong matakot na sila ay papuntahan ng pari makapangumpisal, no? Para pagkatapos ng sila yung makumpisal at mapahira ng Santo Olio, ay mapuntahan sila ng mga lay ministers sa Holy Communion para alin. Sila rin ay makatanggap ng banal na komunyon. So sila ay gawa sila yung may sakit, hindi na natin sila nire-require na magsimba pag araw na Linggo. Pero alin, sila yung extension na, yung mga lay minister mismo natin ang pupunta para makatanggap sila ng banal na komunyon. Bakit? Kasi para matanggap nila sa Jesus. Physically, sa anyo ng tinapay at ng alam. Narito ang Kristong muling nabuhay sa bawat pagdiriwang ng banal na misa. Kaya po, sana every time na magdiriwang tayo ng misa, magpasalamat tayo sa dakilang pagkakataon na ipinagkakaloob ng Diyos. Nalin, nakakasama natin ang Diyos, si Kristo muling nabuhay.
Sumasampalataya ako sa Diyos na makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria ang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may katlong araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, nalulukluk sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Habang tinatahak natin ang daan ng buhay, nanalig tayo kay Jesus na siyang kaakibat natin sa paglalakbay na ito.